Entertainment. Ito guys, ituturo ko naman sa inyo guys, itatama natin yung timing ng kanyang distributor, ignition distributor, para maganda yung laro ng vacuum advancer guys. Kasi kapag stack up yung ating ignition distributor rotor, hindi under yung advance nyan guys. Kaya kailangan, bago tayo mag-ano dito, kailangan maayos yung ating ignition distributor timing guys. Okay, pero dito itatiming muna natin. Ipapakita ko sa inyo yung crankshaft pulley nito, may marking sa kanyang inner. Itatapat lang natin dito sa kanyang zero, sisira natin siya guys. Ito yung sa kanyang index mark dito sa kanyang timing chain guys, itatapat lang yan guys. Hanapin ko lang yung marking ng crankshaft pulley. Okay guys, ayun yung marking niya guys na sa kanyang crankshaft pulley. Ito, mamarkahan ko ng ano to. Ito, mamarkahan ko ng choke. Yun. Yun guys. Akagit niya kanyan. Yan, yung may puti guys, no? Yan yung kanyang marking. Itatapat ko dito sa kanyang sa 0 degree, ito yung pinaka 0 niya sa top, pinaka top. Yan. Yan guys, yung top niya, ayan oh. No. Ayan siya. Positive. Okay guys, yan gagamitan natin ng timing light para makita natin kung nasa tamang timing yan, kung delay ba o advance, para makita natin kung na-under yung ating vacuum advancer. Si guys, start. Ah, Kenny ka, undas ka. Ayan, makanya na. Bigyan na makanya. Oh, bigyan na siya. Ayun guys, oh, kung nakikita nyo yung choke, yung linagay ko na choke doon sa puti, oh, sobrang layo, no? Ayun, oh. Lampas na sa 20 degree. Napakalayo niya guys. Nakakagit, may tanchok na. Na? Ayan o, napakalayo. Magre-rep tayo, tingnan natin kung mag-a-advance siya. Napakalayo niya guys. Okay. Yan guys, hindi siya nag-a-advance, no? Napakalayo ng timing niya. Ito, dito pa lang, kapag inikot natin yung distributor nito, ito, itong rotor, clockwise, kailangan kapag binitawan mo, babalik yan. Wala stack up siya, no? Kaya hindi maganda yung response ng makina. Delay. Ayan, no? Wala, Okay guys, gagawin natin, babaklasin natin yung ignition distributor. I-overhaul natin siya guys para maganda yung response ng makina. Okay guys. Yan guys, bago ko bubunutin yung ating ignition distributor, ayan, naka-zero yan. Ayan, yung pulley na may kulay puti na choke, nakatapat sa zero. Ito dito. Bago natin bunutin to. Okay, tapos tuturo ko na rin sa inyo yung timing ng ignition distributor. Tatanggalin ko muna. Okay guys, kinakalas ko na muna to.
tanggalin nyo lang to yung 12mm na bolt dito sa kanya. Hindi siya distributor, isa lang to. Yan, madali lang yan. Misyan, tuturo ko sa inyo paano mag-convert ng contact point to igniter type na electronics type na po to, guys, na wala na tong contact point. Okay, guys, ito. No, kinalas ko na yung distributor. Ito, una natin kakalasin dito yung kanyang igniter, yung electronics niya. Okay, guys, ito. Tinanggal ko na yung tornillo niya magkabila para mabunot. So, yun, oh. Ha? So, sobrang dumi na, no? Napakadumi na. Oh, tuyon-tuyo na rin yung grasa niya dito. Wala na. Sige. Okay, guys, ito. Tanggalin natin yung vacuum advancer niya. Pag minsan, guys, i-videoan ko na lang to paano mag-overall ng ignition distributor, dahil nagmamadali rin po tayo. Hindi ko na ma-video ang lahat sa inyo to. Pero sa susunod, gagawa tayong video about sa ignition distributor paano mag-overall. Okay? Okay, guys, ito yung kanyang electronics. Ayan yung tinatawag na electronics igniter. Ito yung kanyang breaker. Breaker plate, guys, ito. No? Ayan, no? Maganit na, no? Ayan. Maganit na, guys. Tatanggalin natin yan. Hanggang itong kanyang signal rotor. Ito, may ano siya dito. Tanggalin natin yung... Ito yung takip niya, guys, oh. No? Ayan. Pagtatanggalin natin yung signal rotor na to, shafting niya. Yung kanyang breaker plate na to, guys. Ah, ito yung tornillo niya, yung dalawa, kakalasin natin. Okay, guys. Okay, ito, guys, no. Ito yung tinatawag na breaker plate, guys. Ito, may mga bulitas sa loob yan. Ayun, kitang-kita, no. Paano mo maano yan? Ito, lang tanggalin mo lang yung clamp, tapos i-repack. Linisin, tapos lagyan ng grease. Yung high temp. Ito yung mechanical advancer natin. Ito yung weights. No? Ayan. Ayan. Ayan yung ano yun natin. Tatanggalin natin muna yung spring. Tapos tanggalin natin yung tornillo dito. Tapos mabubunot natin to para malagyan natin ng grease. Luwag na yan, guys. Ayan, tanggal na rin yung spring niya, na abubunot na natin yan. Okay, guys, so ito stack up yung signal rotor niya, guys, dito sa kanyang shafting. Ayan, oh. Kaya delay, hindi naglalaro yung ating mechanical advancer. Okay, guys. Okay, guys, ito binuo ko na, no? Hindi ko na pinakita sa inyo kasi ginabi na kami. Yun lang, ganun lang gagawin nyo, guys. Grasa, linis, ganun, para maganda yung ikot ng natin, yung mechanical advancer natin, hindi mag-stack up. Okay, yung air gap nito, yung 40 to 45 air gap, guys, yung clearance nya. Okay, yung sa kanyang signal rotor to ayan, yung kanyang air gap 40 to 45. Yung kanyang signal rotor to signal generator, guys. Yan, no? Na? Okay, nalagay ko na. Sa paglagay nito, guys, kailangan yung, yun, yung nasa loob. Yun, nasa ano siya, 12 o'clock. Yan, dito. No? Ito, yung itong marking na to, yung logo. Yan, sentro yan, 12 o'clock. Tapos, pag pumasok na yan, 1 o'clock, dito nakatapat yan. Dito sa spark plug number 2, nakatapat yan. No? Gaganyan yan, guys. Okay. Yan, guys, no? Pag pumasok na yan, guys. Oh, ito, guys, no? Nalagay ko na. Ayan, no? Oh, ito yung sinasabi ko, guys. Tingnan nyo yung rotor, no? Oh, iyan ko siya. Piitin ko siyang clockwise. Yun, no? Na? Bitawan ko siya. Oh, yun, no? Mm-hmm. No, bumabalik na, oh. No, guys? Ayan, no? Okay na yan, guys. Yeah.
Okay guys, to. Oh, dinagay ko lang yung bolt. Huwag niyo muna higpitan guys kasi magta-timing pa tayo. Itatama natin yung crankshaft pulley. Yung timing niya pati dito guys, no. Okay guys, ito yung timing niya, no. Dito nakatapat sa number 2. Tapos pagdating sa ignition distributor cap, ayan, ito yung number 1, yung firing number 1. Oh, tingnan niyo yung rotor, dito nakatapat 'yan sa number 1, no. Pero pag tinanggal mo yung cap niya, ayun, dito siya nakatapat sa number 2, spark plug number 2. Okay? Okay. Sige, start. Okay guys, yan no. Naka 12 degree tayo before top dead center guys, na umaandar yung ating vacuum admasher. Pinaandar natin yung manifold vacuum at yung kanyang ported line vacuum guys. Yan, kaya kailangan nasa 12 degree tayo before top dead center. Yan na guys, no? Okay. Ayan, no? Sana nakikita nyo yung kulay puti na linagyan ko ng chok. Kagit may, Jay. Kagit may itang maputi katang puli. Ayan, yung kulay puti doon sa kanyang crankshaft puli. Ayan, no? Ayan, nakatapat yan sa kanyang, ano, sa 12 degree, guys. Ayan. Kagit yan. Ayan, no? Yung puti. Ito, itong maputi. Ayan. Okay. Nakayo dyan. Okay guys, yan o. No? Yan o. Yan o. Yan guys o. Nag-advance siya. Yan o. Yan o yung kulay puti. Yan. Okay. Okay. Yan guys. Nasa tamang timing na po siya. Okay na. Magandang andar o. Okay guys, ito. Dito pa lang makikita mong nasa tamang timing na siya. Tignan mo yung response ng makina pag nag-rev ako. Hindi na siya delay guys. Okay na. Dito ko na tatapusin yung ating video. Shoutout ko sa inyo lahat. Okay, bye bye.